So yun na nga mga ka-heart, welcome back na naman sa channel na to. Kaya ngayon, kung bago ka pa lang sa channel ko, please mag-subscribe ka na dito. I-click mo lang yung subscribe and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. And then huwag mo na rin kalimutang i-click yung bell. Yes, mga ka-heart. So ngayon mga ka-heart, ito, panibagong video, panibagong vlog na naman ngayong gabi. Dahil ito lang naman talaga yung magandang gawin. Dahil especially, wala na rin tayong ginagawa dahil gabi na din. So ngayon, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-heart? Ngayon nga, ilalagay ko dito yung ito-topic natin for today's. Kasi ang naisip ko, ito, halos marami yung namumroblema sa mga kapwa ko ka YouTubers na kasi simula pa lamang na gumawa ng vlog. So ngayon, shout out muna sa lahat ng mga nagtiwala, sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa vlog ko na to. So yun, ipapakilala ko muna pala yung pangalan ko. Ako nga pala si MD Vlogs, kaya subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 tips. Paano ba marireach yung 4K watch hours? Kasi yung iba, based on my experience, yung iba kasi ng mga kapwa natin ka-YouTubers, ang motto nila is tsaka na yung watch time or yung 4K watch hours dahil mas gusto talaga nila na ma-reach muna yung 1K. So ito lang yung masasabi ko sa inyo mga ka-heart. Isang malaking big wrong. Naisipin ninyo na dapat unahin nyo yung subscriber dahil nagkamali din ako. Dahil yan din yung pinagsisisihan ko ngayon na sana is nag-a-apply na ako for monetization at after that sa Google AdSense na lang. So yun na nga mga ka-heart. Dahil mas pinariority ko talaga yung subscribers. So ngayon, alam nyo na ang hirap pala at hindi pala basta-basta na ma-reach mo yung 4K watch hour. So ngayon, ang topic natin for today is paano ba pataasin yung watch time ng vlog mo mag-isa sa YouTube. Paano mo ba ma-reach yung 4K watch hours? So ngayon, 3 tips yung ibibigay ko sa inyo. First steps is mag-upload ka ng video every day at least 10 minutes pataas. Yes, mga ka-heart. 10 minutes pataas. Step 2 is dapat na meron kang audience retention. So ano ba yung audience retention? Yung audience retention mga ka-heart, dapat yung mismong manunood sa'yo na kagaya ko o yung mismong manunood sa'yo na tao or subscribers is dapat tatapusin niya hanggang dulo. Yes mga ka-heart, dapat tatapusin niya hanggang dulo. At yung pangatlo mga ka-heart is dapat meron kang quality content. Yes mga ka-heart, dapat meron kang quality content. Nang sa ganun mga ka-heart is magustuhan ng subscribers mo or ng viewers mo yung mga video mo. Kahit na wala naman talaga kakwenta-kwenta. At least diba, pag maganda yung content mo, may chance na tumaas yung watch time mo at may chance na ma-reach natin yung 4K watch hour. So ngayon na nga, yung step 1 is dapat mag-upload ka ng video at least 10 minutes pataas. Bakit? Kasi mas mapapabilis na mapapataas mo yung watch times mo, watch hours mo or watch time mo dahil sa ina-upload mong mas mahabang video. At the same time, kung may viewers na kagaya ko or subscribers na manunood ng video mo na 10 minutes pataas is nire-recognize yun ni YouTube. At mas gusto ni YouTube yun. Dahil yung mismong viewers na yun is magtatagal siya doon mismo sa YouTube. At talagang nire-record ni YouTube yun. Yun,
yun lang mga ka-heart. At the same time, yung step 2, yun nga is dapat everyday kang mag-upload ng video para mas mabilis mong ma-reach yung 4K watch hours. At the same time mga ka-heart is dapat kung halimbawa na bago ka pa lang na YouTubers kagaya ko, mas maganda yung ganito, yung nagbibigay ka ng mga makakatulong sa mga kagaya ko or kagaya mong YouTubers na nagsisimula pa lang sa YouTube, dahil hindi naman makakatulong kung ang i-upload mo lang na video is pati pagtae. I-video mo yung sasabihin mo na, "Oy, andito ako guys, andito ako sa CR, tumatae ako. Oy guys, andito ako sa palengke, mamimili muna ako ng pangkain namin or ng pang-lunch namin or pang-dinner namin." Very wrong yun mga ka-heart. Dahil kung kagaya mo ako or ikaw na hindi ka pakilala ni YouTube or hindi ka naman celebrity kagaya nila Marlo Sandreford, kaya makagago, hashtag kay Talens, hashtag Tony Gonzaga, hashtag Jamil, yan. So hashtag bad boys, kung hindi ka pa talaga kilala, mas maganda na mag-tutorial ka na lang muna or mag-isip ka ng mga content na makakatulong or makakatulong sa mga kapwa natin ka-YouTubers kagaya nito. Yun yung isa, the best na paraan na magagawa mo para mapataas yung watch time mo. Gets mo? Or gets nyo? Yun. At the same time, dapat maging confident ka lang sa mga ginagawa mo. Enjoyin mo lang yung pagbablog mo. Dahil kapag inisip mo agad yung kita, or sasahod ka sa YouTube, I guarantee, hindi mo agad makukuha yung goal mo. Mas maganda is enjoy lang sa pagbablog, kasi darating ka rin dyan. Kung talagang ibibigay agad sa'yo yan ni Lord or ni Jesus Christ, is mapapasayo yan. So ngayon, mga ka-heart, so yun lang, step 1 is mag-upload ka lang ng video 10 minutes pataas, or everyday ka mag-upload ng video. Second is dapat yung audience retention, na which is dapat yung mismong manunood sa'yo na viewers or subscribers is matatapos niya hanggang dulo. At the same time, number 3 is dapat yun, quality content, dapat maganda yung video mo. Hindi ko naman sinasabi na sobrang ganda, pero dapat is may entertain or makakatulong talaga. Makakatulong yung sinishare mo sa mga viewers or sa mga subscribers natin dyan, mga ka-heart. At the same time, yun lang, ito lang talaga yung free time ko na mag-vlog, dahil halos gabi na, natutulog na sila. And then, shoutout pala sa lahat ng mga kagaya ko or sa lahat ng mga pamilya na naka-quarantine ngayon or quarantine sa bahay natin, dahil talagang kailangan magtiis-tiis muna tayo or magtipid din tayo sa mga kinakain natin, dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo matetengga sa bahay or kung hanggang kailan tong quarantine na to. So, ang wish ko is sana meron ng lunas sa COVID or sa coronavirus, para nang sa gayon kahit na marami yung tamaan ng sakit na yon or tamaan ng sakit na ng COVID, is meron ng lunas. So ngayon, sana itong video na to mga ka-heart is nakatulong sa inyo. At sana suportahan nyo lang yung channel ko na to. Ako si MD Vlog. So hopefully sana ma-apply nyo rin yung ginagawa ko, nang sa ganun maunti-unti nyong ma-reach yung 4K watch hours, dahil mga ka-heart, yun na lang din talaga yung kulang ko, yung 4K watch hours. Dapat nung una pa lang is ginawa ko na talaga siya na mag-upload ng mas mahaba pang video, mag-focus sa watch time, dahil yung watch time na yon mga ka-heart is sobrang hirap. Dapat ma-reach mo yung 4K
watch hours, 4,000 na oras para mapas mo yung requirements ni YouTube. So, yun. So, sana matulungan nyo ako mga ka-heart dahil naniniwala ako na marireach din natin yung 4K watch hours. So, yun lang mga ka-heart. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, sana i-click nyo yung subscribe and then click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. So, yun lang mga ka-heart. See you on my next vlog. Bye-bye!